Magsitayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kabatid upang ang pag-ahayo natin ang kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ayon sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong isang bayan niyang banal. Ama namin, lumika, gawin mong kami maging marapat mag-ahayin ang pagdiriwang namin ngayon sa pasimula ng banal na panahon ng 40 ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Paas sa Diyos ang inyong puso at liwan. Itinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa kanyang 40 ng pag-ibig ng kamatayan na ang kagutuman ay nagbibigay kaulugan sa panahon ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay magtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya maging malaya kami sa pagdulog sa abag ng huling apunan na siyang handuman ng lahat ng sakalamitan. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo nang walang mumpay sa kalamitan, kami nagpupunyi sa iyo kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang intentipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at iyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kari sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ang mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Bonaventura, anang tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinulay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pa nadapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na unang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karangal mo sa umagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang magkapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ang hanggan. Upang mapagtagumpayan natin ang panunukso at makaahon tayo mula sa pagkakasala. Iringamin kami ang Diyas sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambigan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Christ. Panginoon sa Iglesia, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan na iwan ko sa inyo ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag mo aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakayasahin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lamang sa iyo. At sumayo rin. Ibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mababalat ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsiluhod po tayong lahat. Panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmulan ang tagapagbigay ng buhay, tinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa iyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapalaga sa buhay ng lahat ng pagkakataon. Ang itutugon ko natin, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam namin kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan ng kapwa, nagigipagtanggali sa galit at puot na kanilang nararanasan. Para sa basag-basag namin, sangkatauhan na iginapos ng hangarin maghiganti. Para sa aming sugatang lipunan, niligaw ng ilusyon, dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama natin sabihin, tulungan niyo kami lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na tuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti. Para magkaroon ng paninindigan, kilalanin at itaguyod ng dagal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng katarungan, makita ng karukhaan, kawalan ng katarungan at kulangan ng edukasyon at hanap buhay ng maaaring ugat ng kriminalidad. Para sa patnubay at habang ang aming daan upang maibsan ng parusa ng mga biktima na gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob at kailangan upang makahanap ng mga kalutasan at mataguyod sa dangal ng lahat ng tao at sa gayon magkaroon ng tunay na pagkikipagkasundo. Para sa inspirasyon, baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungan humilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinayaan ninyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng inyo upang sa gayon ay magmahal kami tulad niyo kahit sa mga taong nagdulot sa amin ng masamang loob. Sa aming bansa na lumaganap ng isang matinding hangarin na maghiganti sa tulong kunin ang death row. Ginagamit ng panawagan ang magkaroon ng katarungan bilang balat kayo at pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay na hindi panindigan katarungan. Jesus, aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga kapangyarihan, subalit hindi niyo inayaang magtagumpay kayo sa pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maliw na pag-ibig ay siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat, Baral na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay. Pinalalakas niyo kami ang pagkikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayan ginagawang legal ng pamahalaan. Kaya din naman tulungan niyo kami baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, ina ng buhay, San Lorenzo Ruiz,
San Pedro Calonsod. San Pablo Onang Ermetanyo. Ama namin mga pagmahal, kaming pinagpakinabang mo sa pagkain iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampagibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutunan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay, upang kami ay makapamuhay sa bawat salita na naumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna kayo sumandali. Tulad ko na ipinahayag natin sa pasimula ng ating pagdiriwang ng Misa, ang araw na ito ay pinagdiriwang natin bilang National Migrant Sunday. So ipinapanalangin natin ang lahat ng mga migrante at mga overseas Filipino workers around the world. So, kaya niling ko, Sister Irene. So, yung apong ating migrant, ang ating po Ministry on Migrant ay pinamumunuan po ni Sister Irene Ipino. Sinaw mo nang paalam magsalita sa inyo. Father, isang magandang Migrant Sunday sa inyong lahat. Ngayon ang ikatatlong anibersaryo ng ministry ng Migrant OFW sa ating parapya na St. Martin de Porres. Sa tulong ni San Lorenzo Ruiz, patron ng mga migrante, ay naka 107 na pamilya dito sa Adlilawan ang aming napuntahan at napanalangin para sa espiritual na pangangailangan ng mga kapatid natin naghahanap buhay sa ibayong dagat at ang kanilang pamilyang kanilang iniwanan. Ang diocese po ng San Pablo ay mayroon po pastoral na alaga ng Laguna sa migrante. Ito po ang pinaka-main organization ng lahat ng migrant, Ministry of Migrants sa Laguna. Ang PAM po envision a migrant community that is pastorally cared for towards a dignified and respected life. It aims to engage in providing pastoral, social, legal, and cultural accompaniment for the migrants and their families, and to establish partnership or collaborate with government agencies, Catholic institutions, interfaith religious groups, NGOs, CSOs, foundation, private corporation, and individuals to be able to respond adequately to the needs and services that is beyond the capacity of PAM. With hinipon namin ng aming grupo na hikayatin o imbitahan ang lahat ng kaanak ng mga OFW na mapabilang sa mga gawain ng simbahan, lalo't higit sa pagiging gabay ng kapwa migrante tungo sa maayos na pamumuhay upang magkaroon ng tamang pamamaraan ng pamumuhay at malayo sa masamang gawain ang mga anak tungkol sa kakulangan at kapagkawalan ng kanilang gabay bilang haliki at ilaw ng tahanan.
Nagpapasalamat po ang group, ang San Martin de Porres Parish Guards at ang Miss Distrita Migrante o OFW sa lahat ng mga tumulong at sumuporta sa nakaraang 3 taon. Muli po, maraming salamat at lubos kaming umaasa sa inyong pakikipag-isa. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. God bless. Ang Gospel for Christ ay may seminar sa O Christian Life Program. Nagaganapin sa Christ the King Chapel, Adelina 1A, San Pedro, Laguna. Ito po ay magsisimula sa March 4, 11, 18, 19, and 25, 2017. Sabado, ganap ng 6:30 ng gabi. Mga lugod po namin inyayahan ang lahat ng mag-asawa, biyuda at iba pang interesado na dumalo sa programang ito sapagkat malaki ang maitutulong nito sa pagpapalaganap sa ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa, lalo sa ating pamilya. Maraming salamat po. Makipag-ugnayan po lamang kay Brother Fidel, Brother Doming, Brother Glesis, Brother Stoilo, and Sister Luz Galang. Maraming salamat po. Balikan nun natin ang mga migrante, no? So, tulad mo nang sinabi, mayroon tayong 107 na pamilya. So, ito pong mga sabaw muno po ni Sister Irene Ipino ay tuwing Luniso ay nagpupunta ho sa bawat tahanan ng mga migrante. So, every Monday. So, kung yung pamilya na yon mayroong migrante, pupuntahan. So, sila po'y nakaikot. Nandito pa lamang po sa Adelina 1. Ang sana po nga pong paanyaya natin ay sa lahat po sana ng villages. Kailang, we need people. Kinakailangan natin na may manguna. Hindi naman pwedeng kunin lahat na mamahala sa village na ito para doon din sa kabilang village, no? So, sana rin po ang ibang mga villages, gaano man kaliit, ay sana po ay makapag-kilos din sana. So, pinadudulog natin kahit na sana po isang leader. Simula muna tayo sa leader ng bawat village, no? So, ako po'y nagpapasalamat kay Sister Irene Pino at sa mga kasama nito. Kalimitan mo na nakasama niya ay mga kasapi ng CWL. Pero hindi po ito exclusive for CWL. Nagkatao na ito yung mga sumasama sa kanya. Kahit o hindi kayo kasama ng anumang organisasyong pagsimbahan, ay pwede yung kayo na, alam nyo, sabi nga natin, 3 years. So, palakpakan po natin sila. Sila'y naka 3 years na. 3 years na nagdarasal. Binanggit sa iyo kanina yung purpose. Napakahaw, napakalawak ng purpose. Tayo pa lamang, nandun pa lamang sa pagdarasal. So, at least po ay meron tayong ginagawang pagkilos. Yung ibang aspeto, siguro po, maaaring unti-unti natin, no? Pero nandun pa lamang tayo sa pagdarasal. At yun ay napakahalaga po para doon sa mga mana din sa buhay na nasa ibang abroad na iba ho yung hanggang nila na may nagdarasal pala sa akin. Pinagdarasal ako ng aking mga parokyano. So, ng aking kaparokya. At maging bahagi rin o, yung mga naiwan dito na maliwanag na sila rin ay may kasama. No? May kasama ang mga nagdarasal. So, kung sakali naman o, na kayo yung mga migrante na mga kamag-anak at hindi pa kayo nadadalaw, ay makipag-ugnayan lamang po, no, sa nabanggit na grupo. Yan po ay Ministry on Migrants and Itinerant People. No? Tawagin natin ay
simply migrante. No? Yun po nawa ang huwag nating kalimutan. Ipinagdarasal natin ang mga pamilya ng mga migrante at na mismong mga migrante. Pangalawa, yung pong ating tithes. Ang mga nagbigay po ngayon ay ang Pamilya Ragas, ani, Ferdi at Beth Cuenco, dalawa, Mirna Salvador, dalawa, Anonymous, isa, Reynalyn, Ray Ryan, Ray Neroso, and Ray Martin, apat, Quintana Family, dalawa. So total of 17 tithes. Plus yung mga nagbigay, 185, equals 202 tithes. So tayo po ay nakawa 1/4 na, no? Ng ating target na tithes. So, maraming salamat po, no? At paalala ko muli, no, yung sa March 18 ay yung ating pong lakbay kasal. March 25, lakbay kasal natin. Araw po yun ng Sabado. So, March 25 po sa Zambales. So, may pag-unayan naman kayo sa ating sekretaryo. At March 25, yun po yung ating kumpisalang bayan. Sa ganap ng kapito ng gabi, kahit na ho tayo nagdiriwang ng misa, ay may mga pari na ho darating para magpakumpisal. So muli po, yung ating pong panawagan sa mga apostolado, apostol, mga apostol na ngayong panahon ng mahal na araw, mga apostoles. So, kailangan natin ng 12 apostoles ngayong 2017. So, kung sino man ang nais sa maging apostoles, ay makipag-unayan kay Brother Jimmy. O sa sino man lay minister sa Holy Communion, kailangan po natin ng mga apostoles ngayong banal na araw. At sana nga po ay sana'y makabuo tayo ng maaga. Magsitayo po kayo. Maraming salamat po sa iyong patuloy na suporta sa ating mga programa at mga proyekto. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang maraming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang pinahayag na sinasambaratayanan at malalim ang tinanggap na pagdiriwang sa pakinabang sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos.